So, hello guys, welcome back to my YouTube channel. And for vlog for today, tuturo ko kung paano kami nakakatipid sa aming mga alagang pato, sa mga alagang mga manok. At yun ang pag-usapan natin. At tara, samahan nyo ako. So yun nga po ang aming patuhan, ang aming manukan. Kaya kami nakakatipid sa pagluluto namin ng ganito. Yan. Ito ay puno ng saging. Yan, di kami kasi nakakuha ng kangkong. Tapos merong mga darak yan. Ay darak. Lalagyan ng darak to mamaya. Tapos lalagyan namin ng mayroon na yan. Sa amin kasi ang tawag doon pugpug. Yan. Pagpag ang tawag sa amin yan. Yung bigas na parang durog na bigas. Yun. Tapos, ang ginagawa namin to ay pinapakuluhan yan hanggang maluto siya. Tapos, hinahalumin namin yan sa darak. At mula napansin namin na nagluluto kami at papakain kami na ganito, ang dami ng iklog ng mga pato namin. Siguro mga, ngayon, nasa 200 plus na yung namimisa ngayon. Na iklog namimisa na yung mga pato namin ngayon. Ang daming iklog ngayon mula nagluluto kami ng ganito. Kasi ang pato kapag tama yung kinakain nila, marami siyang kinakain at mataba yung mga pato natin. Hindi sila tumitigil na nangingitlog. Kaya yung nagsasabi na ang patuan natin ay may seasonal na nangingitlog, hindi po. As long na nabubusog sila, marami silang kinakain, ang mga pato po ay diretso po yung nangingitlog sila. Yan. Parang nagluluto lang tayo ng lugaw. Yun yung pong ginagawa namin dito sa patuhan namin. Yan. At malulusog yung pato namin kapag nagpapakain lang ito. At higit sa lahat, nakakatipid po tayo ng mga darak. Kasi ang darak, bumalik na po sa 8 pesos to 10 pesos na. Dati, nung kasagsagan po ng kwan, wala pang mga baboy ulit. Nasa 4 pesos lang. Ngayon, nagmahal na, kaya bumalik ulit kami sa nagluluto ng ganito. So kung papansin natin yung last vlog ko sa mga BB ducklings natin, marami na naman po. At ganito yung ginagawa namin sa mga nanay nila. So ipapasyal ko saglit sa patuan namin. Yan, yung pato natin. No? Ito yung grow out cage natin, pero marami na mga breeder din dito. Yan. Dito sila. Sa kabila naman, andun din yung breeder area natin. Kung sa mga next vlog ko, previous vlog ko, nakita nyo naman sa breeder area ko na matatabay yung alaga natin na pato. So ganun kami, ito niluluto to na mga 1 hour. Yan, pag naluto to, ibibigay namin mamayang hapon. So dalawin natin sa breeding area ko. Dito kasi yung tinatawag kong breeding area. So andito yung mga breeder ko, andun yung mga ducklings natin na maliliit. Dito yung breeder natin. So marami kasing namimisa. Ito yung aking pipe lugan. Yan. Marami namimisa. Higit 10 yan namimisa ngayon. Yan. Doon yung ibang pato natin. Yan. Ito yung breeding area ko. Kaya lang, kukunti sila kasi 30 plus to, pero iilan lang yun nasa labas. Ibig sabihin, kung iilan yun nandito, andun sila naglilimlim sa loob. Yan. At isang advice pa po sa mga nagpapato, ayaw po ng mga inahin na bibi natin na maliwanag yung iklugan nila. Kung kaya nyong madilim yung iklugan nila, mas maganda. Kaya pinakadabis po yung banga na paitlugan talaga. So yun yung tip ko sa inyo kung paano kayong nakakatipid. At yung darak namin noon, yung isang kaban halos 3 days to 4 days lang, ubos na. Ngayon yung aming darak, umaabot na siya ng 2 weeks kasi meron na to. Kasi isang saplug lang, dadagdagan namin itong dami na po. Tapos lagyan ng tubig, okay na po yun. At yun yung pan namin. Hanggang maluto to, ang mamayang hapon, ipapakain namin to. So ganun po kami dito sa farm, pang palakas mangitlog pa to, at pang pataba sa ating mga pangbintang pato. So yun, hanggang dito na lang ulit. I'm GF17 TV. Muli po, nagpapasalamat sa lang nag-subscribe, sa mga nanunood, at di nag-skip ng ads. God bless po sa inyo at saludo ako. To God be the glory. See you next vlog.